everyone, welcome back to my channel, guys. New look tayo ngayon. Kamusta naman yung ating new hair ngayon, guys? Na-inspire ako kay, alam niyo yung palabas sa Netflix, Girl from Nowhere, si Nano. Ito yung hair niya, di ba? Sabi ko, ang cute naman ng hair niya. So, i-vlog natin ngayon, guys, is ultrasonic cavitation machine. Ayan, ito siya, guys. Tapos, ito yung gel niya. Tinatawag din siyang 3-in-1 slimming machine. 3-in-1 siya, guys, kasi ultrasonic slimming fat burner, infrared, and EMS siya. EMS, guys, stands for electrical muscle stimulation. So, nag-range yung price ni slimming machine, guys, ng 800 to 1,200, while si gel naman nag-range ng 300 to 500. Ayan, iba-iba kasi yung pricing nila. So, yun. Nagamit ko na siya, guys, ng 3 weeks. Kaya, masasabi ko sa inyo kung naging effective ba siya sa akin. Ayan, masashare ko sa inyo yung journey ko dito sa product na to. Yung ultrasonic cavitation machine natin. Pampapayat. Ito naman tayo sa mga pampapayat natin. Ibigyan ko ng review. Ito na, guys. Ito yung laman ng isang box ng slimming iron. Siyempre, si manual na kailangan yung basahin. Importanteng basahin nyo to, guys. Tapos, syempre, yung ating wand. Power cable, of course. Tapos, itong ating EMS, electrical muscle stimulation. At meron siyang apat na electrode pads. So guys, explain ko muna sa inyo kung paano nag-work si ultrasonic cavitation device. Si ultrasonic cavitation device ay magta-transmit ng low-level ultrasonic waves sa skin natin, tapos yun yung sisira sa fat cells natin. Ang tawag sa process na yun, guys, is cavitation. Itong device na to, guys, doesn't come with heating function. Hindi umiinit tong panel na to. Ayan. At first, nag-doubt ako, kaya minessage ko si seller. Sabi ko, parang sira yung nabigay mo sa akin kasi hindi umiinit tong machine panel. Yun pala, hindi talaga siya umiinit. So, yun, tinanong ko si seller kung paano ako papayat kung hindi iinit tong machine panel na to. Kasi ang nasa inisip ko nung una is RF, di ba yung radio frequency na pinapagawa natin sa mga spas. Di ba, umiinit yun. Kaya parang nakukonvince tayo na na-effective yung device na yun. So, in-explain nga niya sa akin na nag-work tong product na to through ultrasonic waves. So yun, guys, maglalagay tayo ng water droplet dito sa machine panel natin para makita nyo yung atomization ng water droplet. So ito, guys, magbabutter test tayo for visual representation ng body fats natin kung paano nag-work yung ultrasonic cavitation. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung ultrasonic cavitation sa face ko. Try natin sa face ko and sa neck. Ayan, mag-actual tayo. Ayan. So, ito, open natin dahil nag-red siya. Tapos yun tayo sa sonic, sa pinakababa. Meron siyang low and high. Yun tayo sa high, so pindutin natin ng dalawang beses. Tapos dito tayo sa intensity. Pili na tayo sa 5. Tama, hita mo. Tapos, open natin yung infrared. Ito yung infrared. Ayan. Makita nyo, diba, nag-red siya. Para saan ba yung infrared? Para ma-improve yung skin tone natin, guys, at makontrol yung pigmentation natin. Makaka-reduce din siya ng pore size and fine lines. O, open natin yan kasama ni ultrasonic. We'll be using this gel to glide our ultrasonic machine in our skin easily. Pero hindi lang yun yung gamit mo, guys.
pwede mo siyang ilagay sa mga area na gusto mong i-treat. Like kung mataba yung belly mo, pwede mo siyang ilagay sa belly mo. Nakaka-eliminate siya ng fat. And nakakatanggal din ng cellulite. Itong gel na to guys, hindi ko siya ginagamit sa face ko. Ginagamit ko lang siya sa body. Umiinit siya, baka magkaroon ng hindi magandang reaction sa face ko. Kaya gagamit tayo ngayon ng ibang gel. Kaya yung tamang dami lang yung ilagay mo. Pero mag-skin test muna kayo guys kung okay sa skin nyo tong gel na to. Kung wala kayo nitong gel na to, pwede kayong gumamit ng ibang gel na mayroon kayo. Pwede nga kahit lotion lang guys, pwede nyo gamitin. Kahit anong meron kayo para lang mag-light easily yung machine system nyo. So ayan guys, ito yung gel na gagamitin natin para sa face ko. So ayan guys, naka-open na yung ultrasonic sa infrared natin. Itong ultrasonic guys, pwede nyo gamitin to ng 5 to 15 minutes. Depende sa inyo kung gano'ng katagal na gusto nyo gamitin. Habang nanonood ka ng movie, diba? Kasi diba guys, kahit anong workout natin minsan, mamatay-matay na tayong kaka-workout. Diba? May mga stubborn fats talaga na ang hirap talagang tanggalin. So yun yung kailangan gamitan ng mga machine. So guys, ibigay ko na yung review ko para dito sa ultrasonic cavitation. So guys, effective to. Sa 3 weeks ko siyang ginamit, lumiit yung cheeks ko. Tapos nabawasan din yung double chin ko. Although meron pa, pero nabawasan siya. Madali lang siyang gamitin. Pero hindi naman to magic guys na sobrang bilis. So next natin guys, itong EMS, itong electrical muscle stimulation. Ito. So ito, ilalagay lang natin dito guys. Ayan, ganyan siya. So ayan siya guys, ganyan yung itsura niya. Ayan, sticky siya, nagtatanggalin mo lang to. Tapos, ilalagay mo siya dun sa part na gusto mong i-treat. Ang tinitreat ko guys, yung belly ko, doon ko siya laging nilalagay. So, papakita ko muna sa inyo. Ganito gamitin si EMS guys. O, electrical muscle stimulation. Open mo muna dito. Ayan. Tapos, lalagay mo dito. Ayan. Ayan. Tapos, ito, ilalagay mo sa part na gusto mong i-treat. Ayan. So, EMS. Ayun guys, yung EMS, pwede mo siyang gamitin ng 15 to 30 minutes. Pero sa una, dapat 15 minutes muna para hindi mabigla yung muscle mo. Tsaka mo nalang dagdagan yung time sa mga susunod na. Hindi lang for muscle toning si EMS. Nakaka-relieve din siya ng muscle pain. Tapos pala guys, yung machine, nag-i-stop yan every 10 minutes.